Hi guys! Welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective, for anyone who can resonate sa reading nito. This is a love reading for collective. Your energy at this time. Oh, Eight of Pentacles. What's with the Eight of Pentacles in reverse? Okay. Yan lang kasi madami. Ayaw mo na mag-effort. Tinatamad ka na mag-effort or mag-put pa ng hard work kasi nawawalan ka na ng hope. Hindi lang hope eh. Nahirapan ka pati sa situation nyo. Parang nagdurusa ka lang. Pagka umasa ka pa, yung ganun. Or lalo mo lang pinapahirapan yung sarili mo. Pag nag-take ka ng action, pag nag-effort ka pa, dahil hindi ka naniniwala na magkaroon pa ng miracle yan na makuha mo yung gusto mo. Tingin mo, sayang na yung effort mo dahil hindi mo siya makukuha. Hindi mo din makukuha yung gusto mo. Kahit na ano pang gawin mo, ay hindi mo makukuha yung gusto mo. Yung person na yan, na mas lalo ka lang mahirapan at magdusa pagka pinilit mo pa. Kahit na gaano ka ka-positive, kahit na maging positive ka pa at gawin mo active yung sarili mo na mag-reach out sa kanya, na mag-take ng action. Tingin mo, wala din mangyayari. Tingin mo, hindi mo din makukuha yung gusto mo sa person na yan. Tingin mo, pompos din yung gagawin mong action. Na malabo nang mangyayari yung gusto mo sa inyo ng person mo. Kahit mag-effort ka pa. At mahihirapan ka lang lalo. Parang pinaparusahan mo lang yung sarili mo. With the Five of Pentacles. Kaya piniprefer mo na lang or pinipili mo na lang na huwag mag-effort. Huwag mag-put ng hard work. Tinatamad ka na nga talaga eh. Kasi possible na ilang beses ka na na-try. Nilakasan mo yung loob mo. Ginawa mong positive yung outlook mo sa situation nyo na nag-take ka ng action ulit-ulit. Pero lalo ka lang nahirapan, nasasaktan, nagdurusa, na left out in the cold or hindi ka pinapansin. Ginugusting ka lang niya. Or palagi ka lang iniwanan. Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius, and Gemini. Your main energy. Umiiwas ka na. Iniiwasan mo na yung pag-iisip sa taong yan. Yung mag-take ng risk. Yun yung iniiwasan mo, yung mag-take ka ng risk. Yung magmukha kang foolish, yung magmukha kang tanga. Yung parang nagiging deceitful ka na. In a way na, parang gumagawa ka ng tricks, ng paraan na maiwasan mo na isipin siya. Kunwari ay binibisi mo yung sarili mo sa trabaho, sa kung ano yung ginagawa mo. Na doon mo pinofocus yung sarili mo sa ginagawa mo para hindi siya yung maisip mo. Kundi doon sa trabaho mo, sa work mo, sa hanap buhay mo, sa pangarap mo sa buhay. Or pwede nga
nakipag chat ka sa iba or nakipag connect ka sa iba para hindi mo siya maiisip. Para maiwasan mo na magpakatanga sa kanya. Maiwasan mo yung emotion mo na hindi ka madala ng emotion mo. Na hindi ka mag-isip na mag-isip sa kanya kasi para sa'yo, malabo na yung connection nyo. Malabo na mangyari yung gusto mong mangyari sa inyong dalawa. Na imposible na mangyari yun with a magician in reverse. Yeah. At masasaktan ka lang. Magdusa ka lang. Na ikaw lang din ang mahirapan pagka hindi mo ito ginawa. Pagka nagseryoso ka. Pag hindi mo iniwasan yung taong yun. Yung temptation na maisip siya or ang ma-in love ko sa kanya. O ganun. Or ang umasa sa kanya. O ganyan. Libra, Gemini, Aquarius. Kahit na alam mong dinideceive mo yung sarili mo. Ang totoo, may feelings ka pa rin ba sa person mo? Meron ba? Pero naka-recover ka na eh. Nagawa mong maka-recover na. Sa sadness, sa pangungulila dyan sa person na yan. Kaya iniiwasan mo pagdaanan ulit to. Yung matindi yung panghinayan mo, yung na-drain yung energy mo, yung naging malungkot ka, na-depress ka, yung mga ganun ba. Na hindi mo, halos hindi ka makakain na maayos, na matindi yung emotional baggage, yung matindi yung pinagdaanan mo, nagmukmuka, o possible nga naghabol ka pa, no? With the four wands, yes, may feelings ka pa rin, and parang kinikrave pa rin ng puso mo yung magkaroon ng stability sa inyo, dalawa ng pangasawa mo yung person na yan. Pero iniiwasan mo eh, with the seven of swords. Kasi nga, pinapahirapan mo lang lalo yung sarili mo. Ayaw mo na danasin to, yung five of cups. Na nakarecover ka na eh. You're glad na nakarecover ka na. Kaya iniiwasan mo na may love pa lalo or mahulog pa lalo, no? Na magpahirapan mo na yung sarili mo. Ano ba yung energy ng person mo? Cancer, Scorpio, Pisces, Aries, Leo, Sagittarius, Libra, Gemini, Aquarius, and Taurus, Virgo, Capricorn kanina. Energy ng person mo. Energy ng person mo. Oh, in love. In love yung person mo. King of Wands. And the Death card. Hunter to. Hunter type. Charming to. Attractive. Dumadaan sa transformation tong person mo. Pero may pagka-unemotional to with the King of Wands. May believe sa sarili. Todo yung believe niya sa sarili niya. And matapang, aggressive, passionate din to. A leader type. Matindi to guys. Intense to. Fire sign yan eh. Intense yan. Pagdating sa pagiging passionate, or sa usaping pagtatali, matindi to. Yung person mo na to, may nangyari man sa inyo or wala, matindi to. Yung person mo na to, or mahilig pati yan.
Kita mo, dito sa lover's card, oh, mahilig siya makipagtalik. Yung person mo na yan. What's with the death card here? May pagbabago sa person mo na yan. May mga nagbago. Clarify ko lang ako. In reverse ba yan? Kasi, in reverse na yan. Palang kasi. Anong clarify ko pa? Parang palang. Nagbago na siya kung dati ay guarded. Dahil hindi naman nagsiseryoso to agad sa relationship eh. Yung King of Wands. Hindi naman agad na-attach yan emotionally. More on passion yan. More on libog lang yan. More on attraction. Pagka ayaw niya na sa relationship, pagka nabuburingan siya, or pagka feeling niya na nawala na siya ng attraction, hahanap na naman yung mahanting niya na ma-fulfill siya na kahit wala pa nangyari sa inyong dalawa, na pagka nawala na siya ng attraction sa iyo, hahanap niya ng yung na-challenge siya. Gusto niya yung na-challenge siya, yung pinapahabol-habol siya. Ganun. Kaya kung ikaw yung person na giving, ay madaling magsawain sa'yo. Yung mga ganyang energy. Hindi kagaya ng King of Cups na matured na talaga ito. Ano to, hindi nagsettle down agad to eh. Maliban lang kung na in love talaga. Na todo. At pero pag na in love yan ang todo sa'yo, sa'yo na siya. Forever. Enjoy mo yung passion, pagiging passionate. And, well, nagbago na siya, hindi na siya guarded. Tinanggal niya na yung guard niya, yung boundary or block, a block. Kung binlock ka nito, nan-block ka na niya. Tinanggal niya na yung pagiging guarded niya. Hindi na siya, hindi na siya takot. Hindi na siya nangangamba. Hindi na siya nagtataas ng wall niya. Matapang siya. Tapang. And hindi niya na ina-isolate yung sarili niya from you. Hindi niya na dinidistant yung sarili niya. Mahirap kontakin to pag mga ganito na naging ganyan yung energy niya, yung upright pa to. Mahirap kontakin to, hindi mo ma-contact yan. Hindi sasagot yan. In a hermit mode yan dati na parang ang cold na nakataas pa yung wall niya. Kung si Michelle inabot mo dyan. Pero ngayon nagbago. Malaki na yung pagbabago sa kanya ngayon. Dumaan siya ng transformation. Binago siya. Yung mga parang pinarusahan ba to? Pinarusahan ba siya? Dahil sa pagiging selfish niya. Nagkaroon lang siya ng clarity. Hindi naman siya pinarusahan. Pero nagkaroon lang siya ng clarity. Naliwanagan siya. And naging positive na siya. Nawala na yung trauma niya. Or phobia or fear. Maybe sa commitment, no? Maring takot siya mag-commit. O settle down. Or na hindi na siya stuck. O nagkaroon siya ng fear. Kung ano man yung phobia niya. Kung ano man yung fear niya. Or inner fears. Naging positive na and naging maliwanag na yung isipan niya. Naging optimistic na siya about sa relationship or sa connection yung dalawa. Leo, Libra, Gemini, Aquarius. Aquarius, Yasing. And Aries, Leo, Sagittarius, Scorpio. And Virgo. Ano yung feelings ng person na yan sa'yo ngayon?
Ay, wow. Seryoso yung person na yan sa'yo ngayon. Yan yung feelings niya. Yan yung nararamdaman niya na magsiseryoso na siya sa'yo, magkukumit na siya sa'yo. Yung offer niya sa'yo is a long-term relationship at hindi yung pang short term lang kasi mahilig siya sa pang short term. Yung parang attraction and libog-libog lang yung habol niya dati no, sa relationship, sa may pagrelasyon. Pero ngayon, napaseryoso mo to. Bakit in love? Kaya gusto niya magkaroon or dinidesire niya magkaroon ng reunion sa inyong dalawa na ma-reunite kayo and nag-uumapoy yung damdamin niya. Nag-umapoy siya, nag-flame, fiery, no? With the King of Wands pati. Fiery, yung nararamdaman niya na on fire siya, nag-umapoy na yung damdamin niya sa iyo na gusto niya talaga na magkaroon ng reunion sa inyong dalawa na muli magkabalikan kayong dalawa na karoon na ng celebration natanggapin mo yung i-offer niya sa iyo na magkukumit na siya sa iyo na magiging loyal siya sa iyo na sayo-sayo na siya so na in love na yan sa iyo ng todo yung person na yan ay ganun. Line. Wait lang. Nine love na yan. Page of Pentacles. Kaya nga, magsiseryoso na daw siya eh. Ang gusto niyang simula ng relationship with you ay stable, grounded, realistic, totoo. Walang halong kalokohan. Walang halong biro. Or yung seryoso na siya. Yung magkukumit siya. Yung ibigay niya yung magiging totoo siya, na siya sa'yo. Na hindi na siya nagiging fake kasi grounded to. Yung Page of Pentacles. Na kung ano may i-offer niya sa'yo. Ang intention niya ay yung merong growth. Kung dati ay ang habol niya lang ay pwedeng sex, pwedeng attraction lang sa'yo. Ngayon, seryoso na to sa'yo. Dahil napamahala yan sa'yo. Hindi agad-agad may in love yung King of Wands na yun. Mga ganyang energy. Unless na kung talagang makatch mo yung attention niya. Hindi agad-agad niya na magsisettle down. Maliban lang kung in love siya sa inyo ng todo. Dahil ang hinahanap niyan ay excitement, challenge, enjoy, passion, kalibugan. Hindi ka nagsiseryoso eh. Mga ganyan. Pero, tingnan mo, nagbago, malaki yung pinagbago ng person. Ano yung nagpabago sa person? Ha? Nakawala siya sa restrictions, sa kumukontrol sa kanya, sa self-limiting beliefs niya, sa fear to. Sa takot, sa commitment, may takot siya sa commitment, takot siya mag-commit, ganyan yung person mo. And, naging malaya na siya, nakalaya na siya sa lahat ng, yung pagpipigil, pinipigilan niya yung sarili niya na maging malaya, na maging masaya, yung ganyan. So, nakalaya na siya sa ganun. Pwede sa beliefs or, yun nga, sa trauma, sa mga ganyan, nakalaya na siya sa ganun. Or sa phobia, Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Scorpio, Pisces, and Libra, Gemini, Aquarius. Ano yung feelings mo dyan sa person na yan ngayon?
ano yung totoo mo nararamdaman sa kanya. Gusto mo ng reunion sana. Dinidesire mo na magkaroon ng reunion. Meron pa rin apoy or flame. Umapoy pa rin yung damdamin mo. Na dinidesire mo pa rin na magkaroon ng reunion. Yun yung feelings mo eh. Na gusto pa rin na damdamin mo. Na ng feelings mo, ng emosyon mo, ng heart mo, na mag-reunite kayong dalawa, pero pinipigilan na ng isipan mo kasi ayaw mo na magdusa. Ayaw mo nang nahihirapan ka. Ayaw mo nang nadurusa ka, na umaasa ka. Yung ganon, yung parang umaasa ka sa wala na. Isa imposible na mangyari. Yung ganon. Naging player yung person mo na yun. Hindi yan nagseryoso sa'yo dati, no? Hindi yan nagseryoso sa'yo dati. Sinaktan ka lang yan. Na parang wala siyang pakialam kung nasaktan ka. Iniwanan ka niya nasaktan. Pero may mga na nagbabago sa kanya. Ano yung ginawa mo na nagbago yung person? Upright ba to? Alam mo. Upright. Minahal mo siya ng totoo. Naging caring ka, naging loving. Dahil sa soul connection niyo. Dahil naging parang kang, ano ba, home, tahanan sa kanya. Na feel niyo at home siya sa'yo. Na inalagaan mo siya. Or, pure yung pinaramdam mo sa kanya na pagmamahal. Totoo at pure yung pagmamahal na binigay mo sa kanya. So, nung iniiwanan ka niya na nasaktan ka, of course, nasaktan ka kasi dinam ka niya. Iniwanan ka niya yun. Or ginusting ka pa. Nagkaroon siya ng realization na minahal mo siya ng totoo. At hinahanap-hanap niya yun. Yung care mo, yung pagmamahal mo, yung comfort na naibibigay mo sa kanya. Na hindi niya mahanap yun sa iba. Kasi kung nagluloko mo yun sa iba, yung iba hindi naman maghabol yun sa kanya yun. Kung nagluloko siya, magluloko din yung iba. At kung nagluloko siya at parang happy-happy lang yung hanap niya, ganun din yung iba. Hindi naman naghanap ng seryosong relasyon. At hindi yan magiging malambing sa kanya or sweet or hindi yan iparamdam sa kanya yung totoong pagmamahal. Ang hanap lang din ng iba ay pang pastime, happy-happy lang din, at possible na wala siyang mahanap na kagaya. Yung pagmamahal at care at affection na binigay mo sa kanya. Kung gaano ka maalaga, ka-caring sa kanya. Kung gaano ka kung gaano siya naging at home. Kung paano mo siya minahal. At pinahalagahan talaga. Binigyan ng importansya. Yeah. Soulmate mo ba yan? Yung taong yan? Soulmate mo. Yeah. It's your soulmate. And naka-align kayong dalawa. Talagang pinagtagpo kayo niyan. Yun nga lang. May mga toxic pa siya na ugali noon. Pero nagbago na siya ngayon.
Dahil na-meet ka nga niya, na soulmate niya. Kaya ang pinagtagpo kayo para magbago siya. Pero you're meant to be together ng soulmate mo na yan. Oh. You are meant to be together. Na magmahala ng totoo, tunay, wagas, at yung magiging understanding kayo sa isa't isa. Matutupad na yung wish mo. Makukuha mo daw yung gusto mo. Kahit na hindi ka maniwala. Dahil naka-align kayo. Magigil pa yan, connection yung dalawa. And ma-inlove na todo yung person mo na yan sa'yo. Magiging sayo-sayo na yan. In-love na nga eh. In-love na nga na todo sa'yo eh. Kaya mag-seryoso na nga eh. Ano ba yung gusto niya mangyari sa inyong dalawa? Nung person mo na yan. Chariot. What's with the chariot here? Upright pa yung chariot na yan? Hindi, in reverse. Ano ba yung gusto niyo mangyari sa inyong dalawa? The chariot. For clarification, ano yung gusto mangyari ng person mo sa inyong dalawa? Ay, gusto ba yung mangyari sa inyong dalawa? Ang bumuo ng pamilya. What's with the chariot in reverse here? Ah, devil. Sa devil energy yan. Ang mawala na yung mga temptation. Kasi nga meron. Meron ba addictions yung person mo na yan? Tingnan natin. May addictions ba yan na madali siya matem? Meron nga siya addiction. Madali siya matem. Pagka nakakita na-attract siya, mag-take agad ng action yan. With the Page of Wands. So, ang gusto niya ay mapakalma muna yung addiction niya or yung hindi na siya magganon ka-aggressive or hindi na siya ganon ka-driven, no? Na mawala na yung mga addictions niya. Mga addiction or addiction niya. Yung pagka-addict niya sa siguro sa iba-ibang putahin, ganyan. Yung mawala na yung distractions, temptations. And yung addiction niya. Dahil nagiging unstable lang siya doon. Dahil hindi din naman siya feeling blessed with those people na nagdi-distract lang sa kanya to build a fulfilling life, to build his her or her own family with you. Mga distractions na yan, gusto yung tigilan niya na yon muna, no? Tigilan niya na yung mga kalokohan niya. Tanggalin niya na yung addictions niya. Pero nagbago na tong person na to. Nawala na ba yung addictions ng person mo? Oh. May nagbago sa person mo. May nag-change. And may nagbago nga sa person mo. Pero nawala na ba yung addictions niya? Mga addictions niya. Hindi pa talaga guys, nawala yung mga addictions niya. Pero patuloy pa rin na nagbabago yung person mo. Magbabago. Magbabago yan. Mawawala yan. Pero mawawala yung mga addictions niya. Kasi patuloy pa rin naman yung tuloy-tuloy yung pinagdadaanan itong transformation. Tuloy-tuloy yung pagbabago niya. Hanggang ngayon. Mawawala ba yung addictions ng person mo? Mawawala yan. Magiging stable din siya. Matatanggal niya din yung mga addictions niya. Yun nga yung gusto niya, makontrol niya o mapigilan niya na yung sarili niya.
na hindi na siya magpa-distract pa, hindi na siya magpadala pa sa mga temptations. Dahil, ayun, nagiging unstable na siya, parang sinisira nila yung buhay niya, or walang growth. And makapagsimula na yan ng sarili niyang pamilya, with you. Yes, tuloy-tuloy yung pagbabago niya. Yan yung sa energy niya kanina, death card. Tuloy-tuloy yung transformation. May mga pagbabago, may mga nagbago na dyan, pero may mga kailangan pang bagunin. May mga tatanggalin pa yung addictions niya. Hindi agad-agad yan matanggal yung addictions, pero soon ba mawawala na yung addictions niya? Soon, very soon. Madidestroy niya yung addictions niya, very soon. Yan yung purpose ng transformation. Dumadaan ng transformation yung isang tao, na wala yung mga toxic energies, negative, yung mga unhealthy habits, yung mga lahat ng hindi magsiserve, lahat ng hindi maganda ay sirain yan. Katulad nito, i-destroy yung mga negative addictions and yung katoksikan niya. And magiging stable na yan. Makapagsimula na yan ng stable new beginning. And ma-attract niya na yung good opportunities, yung mga opportunities and stability, maging stable na yung buhay niya and magkakaroon ng growth. At makakabuo na kayo ng pamilya. Binabago yung person. May managbago na, pero tuloy-tuloy pa rin. Yung addictions niya, mawawala yan. Ito kasi yung gusto niya din. 10 of Cups. So, willing naman talaga siyang ma-destroy or mawala yung addictions niya yan. Dahil gusto niya ang buo ng pamilya with you. Gusto niya maging loyal sa iyo. At, yeah, seryoso siya sa iyo eh. Sa iyo na lang siya mag-stick. Nang sa ganun ay maging masaya kayo together. Na kahit anong mangyari, sa iyo lang siya. Gusto niya magkaanak kayo. Magkaanak at kayo ang pair, kayo ang partner. Na emotional to, mahal na mahal ka nito. Kaya willing din siya magbago talaga. Hiniling niya siguro guys na magbago din talaga, kaya binabago siya. Tanong natin na. Hiniling ba ng person mo na magbago siya? Na mawala yung addictions niya para maging deserving siya na person para sa iyo. Oo. Para maging responsible siya. Nung sa ganun ay magkabati na kayong dalawa. Wala na yung conflict between the two of you. Nung sa ganun ay, yeah, hiniling niya yan. And motivated naman siya magbago. And yun yung inantay niya, na mabago, na tuluyan yung sarili niya. Na mawala na yung addictions niya. Na mag-change siya, na magbago na siya. Na sa ganun ay mapangasawa kanya with the emperor. Na maging strong na siya, matibay. Na kahit na anong challenges or temptations, or distractions, hindi siya ma-distract. Ma-hit niya yung goal niya. Ma-abot niya yung pangarap niya, which is ang bumuo ng pamilya with you, ang mapangasawa ka. Ano yung iniisip ng person mo sa'yo ngayon? Iniisip ng person mo sa'yo ngayon. Three of Pentacles in reverse. What's with the Three of Pentacles in reverse here? For clarification, sa iniisip ng person mo sa'yo ngayon.
Siya ba yung cold dito? Kailangan niya muna ang mag-heal. Iniisip niya na kumalma muna. Na huwag ka muna ang kausapin. Dahil ayaw niya mag-act ng impulsive. Na parang nagiging ano siya. Reckless. Dahil baka madala ka lang sa emosyon mo at maging impatient ka, maging aggressive ka, ma-irritate ka sa kanya. So, kinokontrol niya muna yung sarili niya, no? Na makipag-usap sa'yo. Kalma muna siya, relax muna siya. Hanggat nag-heal pa siya, nag-transform siya ngayon. Nabago pa siya yun. Hanggat, yun yung inantay niya, yung tuluyan siya magbago, guys. Yung tuluyan niya mabago yung sarili niya. Na mawala na talaga yung addictions niya. Na nakukontrol niya na talaga yung sarili niya with the chariot and reverse. Na nakukontrol niya na yung desire niya. Yung addictions niya. Na hindi na siya madadala ng temptation. Ng distractions. So that makapag-focus na siya sa'yo. At maging loyal siya sa'yo. Na maging mabuting asawa siya sa'yo. Gusto ko niya mapangasawa eh. Seryoso na sa'yo. Ano yung naisabihin sa'yo ng person mo ngayon? Emperor. What's with the emperor here? Ayan o. Pag siya na yung may control ng buhay niya kasi may addictions siya. Pinabago. Pag siya na daw yung may control ng buhay niya na hindi na siya madidistract, madala ng temptations, na strong na siya, na kaya niya ng panindigan. Ka. Mag-offer na to. Magkakaroon na ng new beginning sa inyong dalawa. Gusto niyang magsimula kayo muli ng relationship na tuloy-tuloy na. Dahil hindi na siya madadala pa ng temptations. Noon nadala yan ang temptation. Kaya ganun. Dahil nga, ang dali niyang matemp. Dati. So, ayan guys. Gano'n ka daw niya kamahal ng person niya? Walang may compare sa'yo. Ikaw yung pinipili niya. Ikaw yung matimbang sa puso niya. Walang mas matimbang pa sa'yo sa puso niya. Ikaw lang. Ano pa? Gano'n ka niya kamahal? Gusto niyo makipagbalikan sa'yo, the Three of Swords. Gusto niyo ma-heal yung puso mo dahil alam niya nasaktan niya. And magiging a good provider doon siya sa'yo. Gusto niyo ibigay yung masagana, komportabling buhay para sa'yo. Na magiging responsible siya, lalo na financially. So, eto na lamang guys for collective reading. Sa mga baguhan po dito sa akin channel, please to subscribe. At huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button na siguro ma-notify kayo sa mga susunod na videos niya po. At paki-like naman po, paki-comment na rin sa ating comment section box. Lalo na sa mga ka-resonated sa reading ito.